Hello po guys, kumusta po kayong lahat dyan? Magandang umaga. It's 3:20 ngayon. Papasok naman tayo ng trabaho. Umuulan, malamig na. Ito, naka winter jacket na po ako. Baka last day ko na to ngayon. Kukunin ko na yung tawag dito, yung aking termination letter para makapag-apply ako ng ayuda kaagad dito sa government. Stress na po ako guys, saka namayat ako, bumagsak yung kalusugan ko sa trabaho. Hindi maganda yung trabaho ko. Kaya ko yung trabaho, kaya lang yung mga empleyado tsaka yung mga manager, mga nakakataas, iba ang tingin sa akin, yung masyadong maliit. Pag ganong sitwasyon ang treatment sa iyo ay mababa, hindi maganda yun eh. Kailangan mag-resign ka na lang, umalis ka na lang. O hindi ako pwedeng mag-resign, kailangan tanggalin ako nila sa trabaho para ganun, maka-apply ako ng ayuda sa gobyerno. Kasi pag ikaw o ako nag-resign, hindi ako makakatanggap ng ayuda. Ganun po dito sa Germany. So kailangan ko na po mag-desisyon din na baka next year, kung sakali man na wala nang maayos na buhay dito, uuwi na ako sa Pilipinas. Kaya nga pinipilit kong makakita ng lupa kahit maliit lang at mababang presyo sa probinsya, kung sa amang lugar, na sana makakita yung mga kausap ko, mga pamangking ko sa pinsan at ibang pamangking ko na nagmamalasakit sa akin. Maraming salamat sa kanila. Sana matulungan nila ako, dahil wala na akong pamilya na nagmamalasakit sa akin dyan. Pagkatapos kung natulungan yung ibang pamilya, iniwanan ako. Ganun talaga. So sana nga makakita ako ng lote dyan at maiayos ko yung buhay ko. Ganun po. So guys, sana pala rin ako makakita ng lote at makauwi na ako ng Pilipinas ng maayos. Dahil stress na ako dito sa trabaho, may mga sakit na ako eh. Ayokong lumala yung sakit ko. Dahil nag-iisa lang po ako dito sa Germany. Napakahirap ng sitwasyon ko dito eh. At iniwanan ako ng mga pamilya ko, bubuhayin ko sarili ko kung sakali makauwi ako ng Pilipinas. Kung may konting ipon man ako, gagawin kong puhunan. Umpisa ako sa maliit kung ano yung pagkakitaan doon, dahil hindi naman ako pwedeng pagdating doon ay may trabaho ka agad. Kailangan din, siyempre, paghandaan ko yung sitwasyon. Although, ganoon nga, mayroon akong mga nakakausap ng mga kaibigan na sana nga, sabi nila, tutulungan nila ako. Pero tutulungan ko sarili ko. Kung mayroon man tutulong sa akin mga kaibigan, open po ako. Maraming salamat sa mga nakakausap ko sa Pilipinas lately. Okay guys, see you po. Maraming salamat. Ingat po tayo. Dito naman tayo sa Central Train Station ng Bulun. I think this will be my last week, month na maaga papasok, kasi baka mag-resign ako sa trabaho mamaya. Okay guys,
501. Anyway. Tapos ko yung trabaho. So guys, tapos na naman yung aking duty. Nag-usap na kami nung boss ko, chef, manager. Usap kami ng manager na Indiano. Na sabi ko hanggang katapusan na ako nitong September. Pero ayaw niya akong, parang ayaw niya akong paalisin. Bahala na. Anyway, tinan ko itong katapusan kung ibibigay yung resignation letter ko. Okay. Hindi na ako masaya dito sa trabaho na ito, kaya kailangan ko mag-desisyon sa buhay ko. Okay guys, sige po, pauwi na ako.